Bukas po ay bibiyahe tayo pa norte. So, magno-north loop po ako. In-invite po tayo ng tropa natin na si Jobs. Kasi magbabakasyon siya. Uwi siya ng Apari. Dito, pinakadulo. May surf spot kasi dito sa kanila. So, pasyalan natin. Okay, so this will be my trip. It might take a week or two, depending on the swell condition. I'll be going to Apare and then around the Cagayan. Pagkatapos noon, pa Ilocos, La Union. Hopefully makapasyalin tayo sa Pangasinan and then Zambales. So this trip might take me around more or less 10 days. So I'm hoping for good waves, good weather, and then a safe journey. Preparation muna yung gagawin natin. Actually, I'm almost done in packing my things. May gagawin pa tayo. Kukunin natin yung board dun kay J-Lab sa Electric Century. Kasi ginawa niya ako ng board na pinapatesting niya. So, na-inspired ako sa mga retro haul na ginagawa nila Walden at ni Bill Stewart. So, in-incorporate ko siya dun sa mga ginagawa akong board. Tapos, futures na twin fin para medyo loose and compact. So, madali lang dalhin. Kasyang-kasya sa motor ni Kuya Abdel. Medyo wide lang ng konti compared dun sa bago niya or existing niyang ginagamit na board. Yan, gusto-gusto natin yung mga wide. Kasi, volume is our friend. Oo nga kuya, kaya-kaya mo naman yan kasi malakas ka. Wave count matters. So again, thank you kuya Abdel. Salamat sa suporta sa locals. So malaking-malaking tulong to sa amin na mga local craftsmen na pagkatiwalaan yung gawa ng mga board. So again, maraming-maraming salamat kuya Abdel. So enjoy. Enjoy your fish. Alright, so I'm excited na gamitin to sa norte. Alright. That's it, guys. See you on the road. Tayo ngayon sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So, mga ilang oras pa yung bibiyahin natin bago tayo makarating sa Apari. So, masagit na yung puwet ko. So, may nakasabay tayo mga biyahero. So, si Marvin. Papunta ka ng San Mariano. Isabela. So, ilang oras na nagbibiyahe? Bali, 6 hours na ba? 6 hours na. May shout out ka ba? Shout out po sa mga taga San Mariano, Isabela. Alright. So, ito po yung motor niya. Ano to? Sniper? Sniper. Ah, okay. Kaya sir, saan kayo papunta? Mountain province, sir. Malayo-layo pa rin yung bibigayin nyo. Ilang oras po? Almost 4 hours. 4 hours pa? Ah, okay. So, galing din po kayo ng Marikina. Marikina. Ano name nyo? Ano name nyo? Kevin po, Kevin. Kevin. Nice to meet you. May shout out po kayo? Shout out ko nga po pala yung amo ko na si Sir Darwin and then yung 299 family. Alright. Lahat po. So guys, safe travel po. Ano yung ulit? Kevin po. Kevin and Marvin. So safe travel sa inyo. Alright, so pahinga muna tayo sandali and then I will carry on kasi malayo pa yung bibihayin natin. Alright.
kasalukuyan po tayong nasa Aritao, Nueva Vizcaya. On the way to Apari. So I've been traveling for around 7 hours. And according to Waze, may 4 oras pa akong travel time. Okay, so umalis po tayo ng Quezon City ng 4:30. Grabe po yung ulan kanina dun sa may bandang Caloocan na sobrang lakas. Kaya ayun, bumaha. So, buti naman na natawid naman natin yung baha. Kasi yung motor natin ay may kataasan. Alright, so for now, ay mag-continue tayo kasi mahaba-haba pa ang biyahe natin. Alright, let's go! Pwede mo ko mag-check dyan ng motor, taya? Thank you! Stop muna tayo dito sa Burol kasi maganda yung view. Cafetera. Oh, sa Tagalog, kape tayo. Good morning guys. Andito po ako ngayon sa Tugigaraw. Dito na po ako nag-overnight kasi hindi ko na kinayang dumiretso sa Apare. Sobrang pagod na natin. Kaya dito na muna ako nag-stay sa tropa natin. So, hanggang ng sunrise dito. Yan o. Nag-stay po tayo dito sa Tugigaraw ng isang gabi. Nag-overnight po tayo dito. Diyan kinaiskay, iskay and ski. That's ski. Sinamahan niya ako palabas. So, inikot-ikot ako dito. Napasubo tayo sa may trail na pinunta namin kanina. Medyo may kahirapan.
So bro, maraming salamat. Hanggang sa muli. Sana makabalik dito. Sige, sir. Open naman. Oo. Sige. Thank you, bro. Sige. Alright, so nagpaalam tayo kay Ski. Salamat din sa kanyang parents. At syempre kay Sky. Si Sky, yung kambal niya, unfortunately wala dito. Kasi naka-base siya sa Pangasinan. But anyway, I may see him soon. Alright, so apare, here we go! So andito na po ako sa Apari. So andiyan po si yung host natin, si Japs. Welcome. May along kaya? Check natin. Okay. Batik kita ito. Go. Balbo. Baltog. Baltog. So sumunod pala si Ski. Kala ko hindi na susunod eh. So check namin yung beach, hoping na may alon. Kung wala, edi okay lang din. At least andito tayo sa Apari. Tsaka may mga local surfer pa dito. Ano pangalan mo? Good morning, Bon po. Bon. Jeff. Jeff. Thank you. Sana makasurf tayo today. Tara, surf na tayo. Alright. Let's go. Ayan guys, oh, may swell naman siya. Short break nga lang. So behind me is the largest and longest river in the Philippines. Ito po yung Cagayan River. Yung haba po niya ay 505 kilometers. So kaya sobrang laki nito. Ayan oh. Spada. So, isa po sa mga source of income ng mga tao dito ay ang pangisda. Condition ngayon ay maliit, mga knee high. So I'm hoping na mamaya pag nag low tide at least mag-improve ng konti. Alright, so ito pala yung board natin na shinape ni J-Lab ng Electric Century. Ano? Fish. Ang haba nito ay 5'4". So I think this is around 32 liters. I'm hoping na lumutang to sa akin kasi
nag-gain din naman tayo ng weight dahil walang workout. Batag mo na. Alright. Thank you. Local support, fluid surf. At syempre, as usual, dew shield. Tsaka sakto, bago yung board natin. Alam nyo na yun, liquid rakay. Alright, and then syempre, board natin, electric. Kakatapos na namin mag-surf. I surf for like 30 minutes. Sobrang late kasi ng alon. Kahapon daw ay mas malaki. Well, as the old saying goes, mate, you should have been here yesterday. Anyway, at least nakalaro tayo kahit paano. And I'm hoping tomorrow na mas maganda. Bukas pala ay pupunta po kami ng Santa Ana area. Titingin kami doon. Baka mas malaki yung alon doon. Alright, so balik po kami na pare, magla-lunch and then ikot-ikot doon. Alright, good morning guys. So today ay pupunta po kami ng Santa Ana, Cagayan. So mag-explore po kami doon. Kasama ko yung mga pare po. So we're hoping na mag-explore tayo. So on our way to Santa Ana ay nag-breakfast muna kami dito. Kasama ko yung mga Apari boys. Kasi lang siya shopping. Ano binili niyo? Baril. Ano? Bang-bang? Oo. Naka sa ano lang, pang peke. Pag may nag-telescope sa atin. Kasi ay, ay buta may lalayo mo yun. Hindi natin gagalawin. Thank you.
araw. May gig. Lakito. Aras gig. Gig. Lake tubig. The worst gig. Yan o. Alright guys, dahil lumait na yung alon at nag-onshore na rin, hindi na ako maglalaro. Actually, hindi na kami maglalaro. Maglalansya lang kami. And then after that, balik na kami ng apare. Guys, so andito po kami sa bahay ni Councilor Dian Dayag. Kunsel po siya ng apare. And we're watching my vlog. So, andito yung mga tropa natin. Hello, what up? Hello po, Kunsel. Hello, sir. Thank you for inviting us. Siyempre, yung host Japs. Natin, si Japs. At ang host ko rin, si Ski, yung kambal ni Sky. Alright. So maraming salamat, Ms. Lian. Thank you very much din, sir. And I just found out that si Sir Abdel pala is isang vlogger na nagmomotor, na surfer din. And we have the same passion and the same interests. Kaya, ayun, na, ang saya ng kwentuhan namin yan. It's all about motorcycles and surfing. And now he's in Cagayan. Ipapakita niya sa inyo kung ano ang ganda na meron dito sa Cagayan. Ayan. So guys, ako na humawak ng GoPro ni Sir Abdel. Kasi akala ko kanina, galing po ako sa session, mga tropa nandito. Akala ko nandito na sila at pinapakita na yung mga motor. Ayan. So anyways, papakita natin na lang, sir, kung ano yung meron tayo dito. So this one, right here, is the GS, BMW GS1250. Kung ko-compare nyo sa siya sa mga ibang mga GS1250, iba na yung itsura niya because we change almost everything. Parang natira na lang sa kanya yung original is the frame and the engine. But this one was changed. It's a kit. This one was changed then. Everything, pati seats na pinalitan na namin. This one naman is the Harley Davidson Street Glide. It's the black edition, limited edition to. Taken. This is 1800 cc. Use it for short rides. It's the Moto Guzzi V7 Stone Centenario. Kaya siya Centenario kasi kung makikita niyo dito, sir, 100 year anniversary. Ayan. So ito yung nilabas nila. Bagay ba? Bagay na bagay. Kaya ampogi. Sana all. Sana all, no? Today, andito po ako in a Japs. Kasama ko po yung mga legend ng apare surfing. So, si Sir Erwin? Ako si Sir Erwin. Ay, Sir Erwin Meram. Isa sa ano, sa pinakamatanda na naglaro ng surfing dito sa apare. Kasama ko si Bogs Aglugub. Ganun din, ako si Bogs Aglugub. Bali, anong taon po nag-start yung surfing dito? Nung dumating yung bayaw ni Temi, mga before 80s yun eh. Yung mga 79, 78, gano'n. Yung bayaw nung kaibigan kasi ni Bebo Trosales, yung namatay, ay nagbakasyon dito, may dalawang surfboard. No, yung 6'5 yun, ano.
So, dahil sa barkada namin yung bayaw niya, pinapanood namin yung foreigner na naglalaro sa may DNR, sa Depo pa dati. No? Ayun, nung after nung bakasyon ng ano, foreigner, iniwan sa bayaw niya yung dalawang surfboard. Doon naman nagumpisa ano, si Bogs siya kasi Bebut na ano, hanggang sa pati ako, kaming tatlo ng ano. Medyo tumagal mga 5 years siguro yung dalawang board na yun. No? Unang nabali yung ano eh, yung 6-5. Tapos nasira na rin sa medyo kalumaan yung isa, kaya na-stop ang surfing nun. Hanggang sa magazine na lang, wala pang cellphone, hanggang sa magazine na lang puro. Nakapag-uwi ako ng mga boards, so yun, nabuhay ulit. Hanggang sa dumami ulit yung nagka-interest, mga bata. Pero meron nun yung kahoy, pero mabigat pala nung pagkakas. Sino yung gumawa ng kahoy? Ski Nazareno yun, pero Benji. Ah, si Benji. Oh, pero ang gumawa pala nun, yung kasamahan sa BKDK, si Roel Gangani, yung karpintero. Siya daw, siya nag-shape nun. Okay, this certificate is awarded to Mr. Abdel Aleco for driving safely and arriving at the northernmost tip of the Philippines. Apari, Cagayan Valley. Kuya Abdel, thank you very much for visiting us. Mag-surf ka dito, mag-motor ka palagi dito. Welcome ka palagi dito sa Apari. Okay, maraming salamat. It's time to leave Apari. I've been here for a few days. Unfortunately, hindi tayo naka-score. Although naka-surf naman tayo, pero malit yung alon. I waited for a few days na sana lumaki yung alon. Kaso hindi siya... Hindi siya lumaki. Hindi tayo naka-timing. But anyway, may next time pa naman. So, mag-imbake muna ako and then biyahe naman ako papagod-pod. So, dahil muna tayo dito kay Japs. Paalam tayo. Kakabukas lang niya ng gasoline station. So, Japs, maraming salamat. Salamat, kuya. Ingat sa biyahe. At ingat din sa biyahe pabalik ng okay. Qatar. Salamat, salamat. At saka good luck sa inyong gasoline station. Munting gasolinahan. Kakabukas lang today. Kung nasa Apari kayo, dito kayo magpagas. Mura lang po yung gas dito. Surfers mini gas station. Yan. Ano yung pangalan ng gas station mo? ZK gas station. Ayan, ayan, ZK. ZK gas station. Yan.